Kumusta mga grade 3 pupils? Ngayong araw, ang pag-aaralan natin ay tungkol sa panghalip panao. Pero bago tayo mag-umpisa, ay pag-aralan muna natin kung ano nga ba ang panghalip. Ang panghalip ay ang salitang pamalit sa ngalan o pangalan na nagamit sa parehong pangungusap o kasunod na pangungusap. Ang salitang panghalip ay nangangahulugang panghalili o pamalit. Panghalip panao. Ang panghalip panao ay tinatawag ding personal noun sa English. Ito ay panghalili o pamalit sa ngalan ng tao. Maari itong gamitin bilang simuno at tagaganap. Ito ay maaring isahan o maramihan. Kapag isahan, ang mga panghalip na maaring gamitin ay ikaw, siya, ako. Kapag maramihan naman, sila, sina, kayo, tayo, kami. Halimbawa, sa pangungusap na si Lisa ay may gitara. Ang nasa lungguhitan ay si Lisa. Si Lisa ay isang simuno. Maari nating itong palitan ng isang panghalip. Maari nating ipalit dito ang panghalip na siya. Magiging, siya ay may gitara. Magkakaroon tayo ng isang gawain. Ito ay tinatawag na hanapin ako. Ang inyo lamang gagawin ay hanapin ang ginamit na panghalip panao sa pangungusap. Handa ka na ba? Unang pangungusap, kami ay sasakay sa tren. Ano ang ginamit na panghalip panao? A. Kami. B. Ay. C. Sa. D. Tren. Magaling! Ang tamang sagot ay kami. Ikalawang pangungusap. Ikaw ang magbabasa ng kwento. Ano ang ginamit na panghalip panao sa pangungusap? A. Ang. B. Ikaw. C. Nang. D. Kwento. Magaling! Ang ginamit na panghalip panao sa pangungusap ay ikaw. Ikatlong pangungusap. Tayo ay magluluto ng adobo. Ano ang ginamit na panghalip panao sa pangungusap? A. Ay. B. Nang. C. Tayo. D. Adobo. Magaling! Ang ginamit na panghalip panao sa pangungusap ay tayo. Ikaapat na pangungusap. Sila ay pupunta sa Bicol. Ano ang ginamit na panghalip panao sa pangungusap? A. Sila. B. Ay. C. Sa. D. Pumunta. Magaling! Ang panghalip panao na ginamit sa pangungusap ay sila. Huling pangungusap. Ako ay may alagang aso. Ano ang ginamit na panghalip panao sa pangungusap? A. Ako. B. Ay. C. May. D. Aso. Magaling! Ang ginamit na panghalip panao sa pangungusap ay ako. Ngayon naman para sa ating ikalawang gawain, palitan ng wastong panghalip ang mga salitang nasa lungguhitan. Si Ana ay isang mabait na bata. Anong panghalip panao ang maaari nating ipalit sa simunong si Ana? Ako, siya, sila, kayo, kami. Magaling, maaari nating ipalit ang panghalip panao na siya. Sina Pedro at Juan ay magkapatid.
ano ang panghalipanaon na maaari nating ipalit sa simuno? Ako, siya, sila, kayo, o kami? Magaling! Ang tamang sagot ay sila. Ikaw at si Mary ay pupunta sa palengke. Ano ang panghalipanaon na maaari nating ipalit sa simuno? Ako, siya, sila, kayo, kami. Magaling! Ang tamang sagot ay si Juan at Ana ay parehong guro. Ano ang panghalipanao na maaari nating ipalit sa simuno? Ako, siya, sila, kayo, kami. Magaling! Ang tamang sagot ay sila. Si Joey at ako ay magtatanim. Ano ang panghalipanao na maaari nating ipalit sa simuno? Ako, siya, sila, kayo, kami. Magaling! Ang tamang sagot ay kami. Tandaan, ang panghalipanao ay panghalili o pamalit sa ngalan ng tao. Maaari itong gamitin bilang simuno at tagaganap. Ito ay maaaring isahan o maramihan.